So anyway, biro na lang natin later. Pabirin na yung yellow. Yellow? Ay, ito ba? Yung pizza ko. Taki na, bibili na yellow. Most likely, talagang pinifreehan siya. Kasi nga, yung forearm kasi, kung mapapansin nyo guys, and paano ba sasabihin? Paliit siya eh. So, alam mo yung parang cylinder. Hindi mo siya may stencil ng isang pack. Yes, gets. Na perfect. So, talaga magiging technical to, stencil plus freehand. Papakita ko sa inyo ko yung process ng pagdedikit para at least may ma-share ako sa inyo technique. Tara na. Let's go, let's go. Tinta. So, ayan, meron tayong gwapong kliyente. Si Sir David. Ako na yata ang pinakamagandang lalaki. Ayan. So, ayan. Good morning. Good morning pa ba, sir? Good afternoon. So, yun guys. Ito si Sir David. Kanina pa kami magkakwentuhan eh. So, hindi ko nga alam kung magtatatuan pa kami magkakwentuhan. And then, enjoy ko siya kakwentuhan. So, ayun. We have same camera. Kasi, ayan. Yun. Tapos, interest. So, hindi ko na i-discuss yun. So, anyway. Siyempre, magtatatuan tayo dito. Yes. And before anything else, mga katinta, kasi si Sir David is subscriber natin. So, thank you, sir. So, ayun, sa YouTube niya ako nakita, dun ko siya nabola. Para magpatuto sa akin. Nabola. So, ayun, mga katinta, kidding aside, salamat sa suporta niyo. Kasi, sir, yung client ko din kahapon is subscriber din. So, nakakatuwa lang. Wow. Thank you sa inyo. So, anyway, ito yung design ni sir. Focus mo naman. So, ito yung design ni sir, Filipino tribal, Polynesian, ano ba ba? Samoan mix. Basta kayo na bahala. So ayan, customized namin ito ni sir. Every symbol may meaning sa kanya. So ang tagal namin talagang diniscuss to, matagal na usapan, which is okay sa akin. Kasi talagang first touch niya to, kaya napaka-importante. So ayun, nagkaroon kami ng discussion, sharing ng ideas para mabuo to. So ayan, forearm to sir. Right yan. Right to. So, hindi siya natuwa sa isa lang. Meron na agad siyang pangalawa. Go bigger, go home. Go bigger, go home. So, ayan. Ito naman yung baybayin. Alibata. Pero baybayin talaga ang tawag sa kanya, guys. So, ang meaning naman nito is hinga and then padayon. Padayon means to continue. Ayan. To move on. So, Bisayan word ba yun, sir? Hiligay nun daw eh. Parang gano'n. FYI lang sa mga nagtatanong kung ano yun. So, ayun. Ito naman to sa left or forearm niya. Sobrang dami na namin na pag-usapan ni sir. Talaga na-enjoy ko yung ganito. Kasi nagkakaroon kami ng connection. Siyempre, hanggang mamaya kami magkasama eh. Alam mo, hindi kami magkibuha. Mukhang gago yun. Diba? Alam, hi, hello lang. Nakaiga siya dyan habang sinasakto ko siya. At least, konting talkings, diba? So, ayun mga katinta. Hindi ko nga naasikaso yung pag-setup kasi nag-enjoy talaga. So, pagkukwentuhan namin. Yeah, sadly, meron kasing, syempre, may ano tayo, curfew. So, kaya limited yung time namin. Huwag natin patagalin, mag-setup na. And, yun pala guys, bigyan ko lang kayo ng background. Ano kasi to eh, armband. So, medyo mahirap siya stencil. May napanood lang akong YouTuber, sir, pala yan. To be honest to him, meron ako napanood na YouTuber, ni-research ko kasi, noon, kung paano idikit ang stencil ng armband. Pero kasi, most likely talagang pinifreehan siya. Kasi nga, yung forearm kasi, kung mapapansin nyo guys, paano ba sasabihin? Paliit siya eh. So, alam mo yung parang cylinder. Hindi mo siya may stencil ng isang pack. Yes, gets. Na perfect. So, talaga magiging technical to, stencil plus freehand. Papakita ko sa inyo ko yung process ng pagdedikit para at least, may ma-share ako sa inyo technique. Tara na. Let's go, let's go! There you go. Good.
maganda. Ayan. So, tingnan mo muna sa salamin, sir. I-vibe mo. I-vibe mo. Ready? Okay. Alright. Guys, we're done dun sa first tattoo ni Sir David. So, yun yung baybayin. Ayan. So, yun. Nag-start kami sa maliit. Nag-break lang kami. So, yun guys, yun nga. Nag-break lang kami. Kakain lang kami ni Sir. Pasto na. So, bago kami mag-start dun sa second design namin, medyo matagal-tagal yun. Break muna kami. So, we'll be right back. So, okay guys. Nag-break kami. So, kumain si Sir. Yun, mag-start na kaming gawin yung second tats niya. So, ito na yung medyo matagal na proseso, yung pagdidikit ng stencil and pagpiprihan. Let's go! Simulan na natin! Oh yeah. Konti lang, no? So yun guys, pinakita ako dun sa yung first layer nung stencil namin ni Sir. Nadikit ko na and then na-freehand ko na. Actually, it's easier than I thought. I mean, akala ko matatagalan eh. So mas napadali yung buhay ko dahil wow. Ako. Hindi ko alam kung saan ko talaga nakuha tong idea na to. Siguro dahil may napanood din ako sa YouTube. Honestly ha, hindi ko talaga matandaan. And then, ayun, isip lang ko ng isip para mas mapadali yung buhay ko. Kasi usually, what I do is pinipirihan ko yung buong design. So, talagang kumakain ng oras. Mm-hmm. 1.5 hours to 2 hours mm-hmm. para lang matapos yung talagang freehand. Kasi hindi naman porque dinroy mo ng freehand, yun na yun eh. Magkakaroon pa ng adjustment dahil yung sukat eh. Kailangan mm-hmm. almost perfect. So, wala lang. Na-amaze lang ako. Sobrang bilis. So, ang gagawin namin ni Sir, gagawin na namin itong unang layer. And then, after that, second layer. And then, so on and so forth. Hanggang mabuo namin yung design. Ayun mga katinta, papakita ko na lang ulit sa inyo yung, ano, yung ibang update kung paano namin didikit. So, in the meantime, mag-start na kami. And, samahan nyo kami dito sa mahaba-habang journey nito. Let's go!
We're done dun sa second layer. Yung second run nung design ni sir. Ayan. Patingin nga, sir. So, yan, guys, oh. Alright. So, moving on. Yung third and last piece to complete the design is ito, yung triangle. So, dikit na namin kasi medyo we're running late na. Ang dami ko kasi break. Sorry, sir. Okay lang. Pero ang sarap ng session namin kasi chill music. Si sir ang DJ today. Enjoying lang. Balik kami. Tensi lang namin yung third. Let's go, let's go. So yun guys, sabi ko nga sa inyo, meron tayong top talk with Sir David. So tanong natin guys, bakit nga ba ito yung napili niyang design, lalo first time niya. So napaka-importante nito. So let's ask him. So sir, unahin natin yung, dumuna tayo sa maliit, sa baybayin. Okay. Pa-explain naman sir, bakit nga ba yan? Again, my first tattoos, I wanted it to be talagang Filipino. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi, so I have planned in the future to study in Spain again. And mm-hmm. probably, baka doon ako tumira. Oh. So I wanted to get something very, very Filipino and to ground me in my roots, no? So baybayin, ganda talaga yung ganda tignan eh. Mm-hmm. It looks really, really nice when you look at it. And authentic Filipino. Oh, so parang for me, this is something that is solely Filipino. So mm-hmm. I wanted it. Hinga and padayon, which of course means, for me, it means to rest. And then once you rest, padayon means to move on. You continue. Oh, so parang for me, cool. It's something na, syempre, we face challenges in life. And something for me na it resonates a lot with me right now. Lalo ngayon, di ba? You know, when we face certain challenges in life, for me, this resonates with me. Na pag may problema, hinga lang, uh-huh. pero tuloy ang buhay. Wala. Continue, move on. Kasi, exactly. You know, you don't have a choice. So, tuloy-tuloy lang. Uh-huh. So, this is for me, really, really, you know. Oh, good. Okay, so tapos na tayo dito sa bye-bye ni sir. Let's move on dun sa kanyang Polynesian inspired tattoo. Polynesian, Maori, or whatever you call that. So for design. Me, I was looking actually for yung mga designs na Filipino. Yun, talagang maka-Filipino. Something, So, ito kasi, it's more, I was researching, so maraming overlap in terms of design between Filipino and Polynesian. Kasi nga hawig sila. Because we were, of course, before we were one group. We were called the Austronesian Islands. So, grupo lang tayo. So, okay. Kaya, if you go to New Zealand, kamukha din natin yung mga Pilipino doon. Kamukha natin yung mga locals. Yung mga Kiwi, yung mga locals. Kasi kamukha talaga tayo. Okay. So, and isang grupo lang tayo ng islands. Sir, sorry to cut you, ha? Sige lang. Pero yung mga taga New Zealand, Kiwi tawag? Kiwi, Sila ba yung may mga tattoo sa mukha? Okay. So, yan. They're part of the Polynesian Islands. So, I was looking, something that was more Filipino. So, nakita ko tong mga designs na to. They're rooted from the Kalinga tribe. Okay. Kalawawang Od. Yung patterns kay Wang Od. So, yung sa baba, it's, they're supposed to be mountains. So, mm-hmm. for me, it stands for steadfast faith. So, unwavering faith yung for me. Okay. And then, yung centipede is guidance. Centipede is sa gitna. And then the, which means guidance, okay. Tapos yung sa pinakataas is snake skin. Okay, which okay. means protection. And another meaning for me is I'm a big Kobe Bryant fan. Oh, Mamba mentality pala to, si sir. So, ever since nung bata ako, so I wanted something din na parang, so it's another added meaning, no? Kumbaga, isang design, dalawa na yung meaning. Yes, so it means protection, and for me, yung Mamba mentality rin. Parang sa lahat, it means like faith, my unwavering and steadfast faith is the foundation of my guidance and protection. Uh-huh. So, yun. Okay, nice. Bakit mo naman naisip na armband? I mean, pwede naman something, alam mo yun? Actually, na-inspire ako sa pinsan ko. So, okay. Pinsan ako na may similar design din. Mm-hmm. I wanted something kasi pag magpapatattoo ako, gusto ko yung kita na. Gusto ko, pag nagpatattoo ako, parang hindi yung tago or something. Kasi yung papatattoo ka, not just because you want to show it, but because you wanna see it. Kasi maganda siya tignan. So, gusto ko armband kasi maganda yung armband eh. Kita siya every angle eh. I didn't know na mahirap pala siya gawin. I just thought na parang maganda lang siya tingnan. So, I thought, why not armband? So, marami naman na, no? Parang, a lot of people have armbands yung sa forearm nila. It looks good. Mm-hmm. Parang for me, it looks good. Actually, sir, mahirap talaga siya kasi nga, mas mahirap itatoo yung something geometrical. Oo.
compared dun sa mga, I mean, coming from me, sa akin lang to, ah, hindi ko naman sinasabi na sa lahat, mm-hmm, in general. Kumbaga, para sa akin, kasi mas mahirap mag-draw straight lines, alam mo yun, shapes, na hindi naman flat surface, like yung skin ng tao. So, kaya siya mahirap. Kumbaga, mas madali pa mag-drawing ng mga scenery compared sa mga geometry. I was actually thinking na like mas madali, steps, kasi lines lang, you know, parang magte-trace ka lang, hindi pala. Yes, kasi like, for example, mag-drawing ka sa papel ng straight lines or circle, di ba hindi mo naman siya talaga mapa-perfect ng isang ano lang, di ba? So kaya yun yung challenge eh. So yun nga, yung mga shapes, tapos idodrawing mo sa hindi naman flat surface, mahirap talaga. So yun guys, you heard it from the man himself, Sir David, thank you. So, ikot natin yung camera. So, yun guys, sa mga first timer na magpapatato, so, napakaganda talaga nung ganito, kayo, katulad kay sir, na he do his research, inaalam niya yung meaning, kung ano yung bagay sa kanya, syempre, yun nga, syempre, dapat yung tattoo niya magre-represent you. Yeah. Ikaw, syempre. I'm a permanent tree. Yes, yun. Hindi lang, siguro, depende lang din sa preference ng tao. Mm-hmm. Kasi some people prefer yung art, mm-hmm, yung maganda lang kasi. Oh. So depende naman sa inyo nga kasi, yes, guys. It's up to you. So at least ito ibang angulo naman ang inaano natin pinag-usapan niya. Representation. Yes. Tapos na kami ni sir. So, ayun, nag-overtime kami. Sorry, lumagpas kami sa curfew. Pero, yun nga, luckily, meron tayong mga friends na na-contact na maghahatid kay sir. Kasi nga, yun talaga malayo si sir. From Pasig pa siya. Sorry po, ngayon lang po nag-ano ng curfew. Tsaka private car naman yung maghahatid sa kanya. Kasi si sir hindi na nagdala ng sasakyan kasi alam niyang, hindi niya alam itong lugar namin. First time sa Malabon. So, ayun, nag-commute lang siya. Actually, nag-grab siya. Pero yun nga, curfew na. Wala na. So, anyway, mga katinta, ayun nga, tapos na kami. Took us 8 hours. 8 to 9 hours. Siyempre, including yung breaks naman, oh, sir. So, alam niyo naman, nag-yossi tayo. Ako, pero si sir hindi. Napakabait. Good boy. So, anyway, biro na lang natin later. Biro na yung yellow. Yellow? Bakyo! Yung pizza ko. Takay na, bibili na yellow. So yun mga katinta, para makita niyo yung tattoo natin, ibibiro na lang natin yan. Mission accomplished, first tattoo niya, dalawang tattoo, tapos. Honestly, na-enjoy ko yung session namin ni sir. It's tiring, pero na-enjoy ko yung kwentuhan natin sir, yung convo namin, na-enjoy ko kasi. Alam mo yun, nagkaroon kami yung connection, first time lang namin mag-meet ni sir. So yun mga katinta, again, thank you for watching, sana na-enjoy niyo tong vlog natin. Sir, thank you ah. Thank you so much. So, thank you so much, Sir Janrich. Yo! Great job, as in, wala akong masabi. Alright! It was a painful experience, but very happy with the results kasi ang ganda ng gawa. So, malinis. Wow. Oh, thank you, thank you. Sir, baka may gusto kong plug yung, guys, merong YouTube channel si sir. Yes. Please, paki-follow nyo naman si sir, subscribe nyo rin siya. So go, sir. Ako sarili kong vlog, I'm also vlogging itong day na to. Aha. DBSS. So, nagpo-post din ako ng vlog, siyempre hindi, nothing to do with tattoos, more on para mga travel vlogs. Nice, nice. Include niya itong, siyempre, nag-travel siya, and a tattoo. So, interesting, di ba, sir? Mm-hmm. So, yun yung magiging content niya for today. Yes. Ipapost niya. So, please, subscribe to him. Thank you, guys. Thank you so much. Alright. So, yun mga katinta. Again, thank you for watching. Ingat kayo lahat, and God bless you. See you on the next video. Please. Peace. Thank you, sir. Thank you. Bye.